Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Israel at sinabi sa kanya, "Bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan." Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Patayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan.
Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sangayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinatawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila ay maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Bumili siya ng 12 bato patumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nagutos siya, kumuha kayo ng 4 tubig at ibuho sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, wika ni Elias, at binuhusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Makatlo nga nilang binuhusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Panginoong Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo na ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila
ay inyong pinapagbabalik loob. Noon din ay nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatayo pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon lamang ang Diyos!" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, tulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos.
Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang araw ng kalayaan. Kaya isama po natin sa ating intensyon, sa ating misa para sa araw na ito, ang ating bansa, gayon din ang intensyon ng ating mga pinuno. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng kalayaan. Pero magandang tanungin din po sa ating mga sarili, paano po ba natin naiintindihan ang salitang kalayaan? O paano po ba talagang maging isang malaya? Marahil ang sasabihin ng ilan, Father, ang kalayaan po ay pagpili sa mga bagay na gusto ko. Malaya ako, kaya kaya kong gawin ng lahat. Malaya ako, kaya kaya kong piliin kung ano man ang minimiti ng puso ko. Tama po ba? Kasi ganyan natin naiintindihan ang salitang kalayaan. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang kalayaan ay hindi lamang pagsunod sa kagustuhan natin. Ang kalayaan ay hindi lamang pagsunod sa kung anong minimithi ng puso natin. Bagkus ang kalayaan ay paggawa at pagpili sa mabuti. Freedom is not just simply choosing what we want, but freedom is doing what is good, doing what is right. Kaya nga, mga kapatid, ang isang taong tunay na malaya, pinipili ang mabuti. Ang isang taong tunay na malaya, pinipili kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Sa ating pong ebanghelyong napakinggan, may pahiwatig ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ano pong pahiwatig ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Saan nagmumula ang mga salita ni Jesus na ito? Dahil nung mga panahon na iyon, tila tinutuligsa si Jesus ng mga Pariseo. Tila pa ang tingin ng mga Pariseo kay Jesus, kontrabida, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi sumusunod si Jesus sa batas ng salita ng Diyos. Tila binabago ng Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang buhay ng Panginoon, ang buhay ni Jesus, ay buhay na laging tumutugon sa kung ano man ang kagustuhan ng Diyos. Ang buhay ni Jesus ay laging tumutugon sa kanyang pagsunod sa Diyos. At saan nagmumula ang pagsunod ng Panginoong Jesus sa Diyos? Sa pagmamahal niya sa kanyang Diyos Ama. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagsunod sa mga batas ay nagmumula sa kakayanan nating umibig at magmahal. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa loob ng tahanan, may mga batas. Tama po ba? Napakadaming batas minsan ng ating mga magulang. Bawal ito, huwag mong gagawin ito. Ang mga anak, susunod sa batas. Tama po ba? Pero bakit sumusunod ang mga anak sa batas? Dahil nga lang ba sa takot? Dahil nga lang ba sa pangamba? Hindi. Tanungin po ninyo minsan ang inyong anak, bakit ka sumusunod?
Kasi po, alam ko, mahal niyo ako. At marahil ganyan po ang pagsunod, mga kapatid, sa mga inuutos sa atin. Ang isang taong marunong sumunod sa anumang alintuntunin, nagmumula ito sa kanyang kakayanang magmahal. Bakit ka sumusunod sa batas ng ating bansa? Dahil mahal mo ang ating bansa. Bakit ka sumusunod sa mga utos na ginagawa ng ating bansang Pilipinas? Dahil mahal mo ang Pilipinas. Bakit ka sumusunod sa turo ni Jesus? Dahil mahal mo si Jesus. Bakit ka sumusunod sa turo ng simbahan? Dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos. At saan nagmumula ang pagsunod na ito? Sa pagiging malaya. Dahil ang pagiging malaya ay pagsunod sa kung ano ang mabuti, sa kung ano ang tama, at pagsunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tayong lahat malaya. Tayong lahat may kalayaan. Tayong lahat may kakayanang pumili. At kung meron tayong kakayanang pumili, sana maisalang-alang natin ang ating pagmamahal, yung kakayanan nating magmahal sa Diyos. At kung meron tayong pagmamahal sa Diyos, ang ginagawa nating pagpili na ayon sa Diyos. At ano ang naayon sa Diyos? Kung ano ang tama at mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin. Yan po ang ating ipagdasal sa ating pagiging malaya. Nawa, ang masunod ay hindi lamang kung ano ang nilalaman ng puso, kundi ang masunod ay ang pagpili natin sa Diyos. Dahil sa mga oras na pinipili natin ng Diyos, yan din ang oras na tunay nating ipinapakita, ipinaparamdam ang ating pagmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating panalangin, Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas.
ang mga tapat na yumao. Naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus.
exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, announcement, mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024, sa darating na June 22, 2024 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Announcement for Paris Fiesta 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenario para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23 sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap ng alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap ng ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito sa ating kapistahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibinduko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalhati ka namin.